Hello guys, welcome sa atong ngayong vlog natin mga guys. Ito po yung mini elf Isuzu 4GG to yung pong engine. So tingnan natin dito mga guys. Una, bago po ang lahat po, ang problema po nito ay ayaw mag light pong battery sign dito, no. So ayan, no. Tingnan natin muna mga guys ang or mga dol ang battery. So ito na po yung battery mga dol. So tapos na po na replisan ng battery clamp. Ganun pa rin ang nangyari, wala pa rin connection doon sa taas o wala pa lang current. So check natin yung main line dito sa lalim. Una mga dol, tingnan natin yung main line dito sa may starter, no. Sa 4GG ito, ayan. So tingnan mo lang kung okay yan. Pagkatapos pag okay diyan, punta tayo dito sa loob. So mga dol, yan, nakauna yan mga dol. Tingnan natin mga dol, nakauna. Ayan o, kaon. Pero wala pa rin. So ayan mga dol, wala pa rin, no? So dito tayo sa ilalim ng sasakyan. Kung minsan kung matanggal yung pan nito, dito sa ilalim may regulator na banda. Sa likuran ng regulator mga dol, meron po dyang box sa mga fuse link. Tingnan natin dito mga dol kung ano bang nangyari, bakit ayaw mag kuhan dito ng labas ng kuryente dito sa loob. Ito po ang sinasabi ko na mga fuse box at saka relay po mga dol. Tingnan natin sa ilalim. So ito po. So, pag tingnan natin dito sa loob, ito po yung nangyari pala eh. Mayroon pong box dito. So, tanggalan mo lang lahat. Pagtanggal mo, makikita mo yung main line. So, subukan mo yung main line kung mayroon. Okay. Subukan natin yung main line. So, ayan mga dol, umilaw. Okay. Umilaw sa kabila. So, yung dito na mga fuse link na maliit. Mini fuse link. Ito. So, tingnan natin dito mga dol. So, kumpito. Itong dito po na fuse link na maliit. Yan po yung connection papunta natin ng ignition natin switch. So yan po yan, no. So ito ang nangyari kasi pumutok yung ignition, yung fuse link eh. Ito po mga dol, pumutok po yung fuse, mini fuse, no. So yan po ang nagdadala po dito. Yung kulay po dito na wire dito yan ay kan po yan, puti. Puti ribete black, no. Then yung kan dito yung white, tribity red, papunta po yun sa mga lights natin. And then yung isa, papunta po yan dyan sa, saan ba to? Ito? Alternate. Punta po yan sa mga relay natin. Yeah. So try natin mga dol magamit tayo ng 50 amperes. Actually 80 amperes talaga yung nakalagay dito. I-try lang natin. Pag tumunog sa taas, okay na yun mga dol. Ayan, oh. So tumunog sa taas, tingnan natin sa taas, no. So ayan mga dol, oh. Umilaw na. Means okay na yung mga linyada dito. So pwede na yung mga natin ang i-start. I-final muna natin yung ating paglalagay doon. Try natin mga dol kung andar ba to. Okay. Ayan. Robin pa na. Rumudar pa na. So heater na lang kulang noon. Andar na lang yun. So i-final muna natin yung ating trabaho doon. Ayan guys, na balik na natin yung ating trabaho dito tayo sa harapan. So yun natin, try natin on. So yan, oh, heater natin mga guys, tumukan na kasi ito eh, manual lang heater. Ayan na, wait lang tayo mga 15 seconds.
15. So ayan, try na natin mga dol. Ayan mga dol, okay na. So mandar na yung ating inayos. 1 week po to naka-standby mga dol. Talaga hindi talaga andar. So ayan, tawa ng Diyos, mandar na rin. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo mga dol. 4GG2.